kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Historiador. Dahil sa ginigipit ng ilang politiko sa Estados Unidos na hindi pabor sa pagsuporta sa gyera sa Ukraine, rason kung bakit hindi nakakapagbigay ng suporta pinansyal at armas ang administrasyon ni Biden, kung kaya't durog na durog ang Ukraine sa mga missiles na pinapakawalan ng Russia. Aminado ang presidente ng Ukraine na kapag magpatuloy pa ang kakulangan nila sa bala at armas, ay siguradong tuluyan na lang silang masakop ng Russia. At kapag nangyari ito, ay magiging banta na rin ng Russia sa ilan pang mga katabing mga bansa, kagaya ng Poland, Finland, Sweden at iba pa. Kaya kahit na hindi na nakakapagbigay ng tamang suporta ang mga Amerikano, ay tumutulong na rin ang ibang bansa sa pagbigay ng armas at mga bala sa Ukraine para lamang makapagpatuloy ito sa kanilang pakikipaglaban. Habang tumatagal ang labanan ay mas lalong nagiging klaro ang pakay ng Russia sa pagbira nila sa Ukraine. Gustong maisakatuparan hindi lang ni Vladimir Putin, kundi pati na ng kanilang leader sa simbahan na dapat raw ay muling maisama ang Ukraine sa Russia dahil dati na raw itong parte ng kanilang bansa. Sinamantala ng Russia ang kakulangan ng air defense system ng Ukraine sa pamamagitan ng pagbira nito ng napakaraming missiles para wasakin ang ilang mga gusali sa iba't ibang lugar sa Ukraine. Tila ginagawa na lang eksperimento ng Russia ang Ukraine sa kanilang mga bagong gawa at dinidevelop ng mga missiles kagaya ng KH-69 cruise missile na kanilang pinakawalan sa Tripelska thermal power plant sa Kiev Oblast. Warat ang lugar na tinamaan ng missile dahil sa hindi tumagawang masalag ng kanilang air defense system. Sa 82 mga missiles at ilang drones na pinakawalan ng Russia, 18 mga missiles lang at 32 mga drones ang nasalag ng Ukraine air defense system. Lusot ang ibang missiles at drones ng Russia sa kanilang target, habang ang Ukraine ay namumroblema sa mga armas at bala. Ang Russia naman ay patuloy na gumagawa ng kanilang mga armas at bala na ginagamit laban sa Ukraine. Mula sa mga barkong pandigma ng Russia nang gagaling ang mga missiles na kanilang pinapakawalan sa dinudurog nilang bansang Ukraine. Hanap mo ba ang smartwatch na maganda, matibay, kumpleto sa functions at higit sa lahat, abot kayang halaga? Eto na siya, kaibigan, Felix Smartwatch. Hindi kailangang sobrang mahal para lang mag-smartwatch ka. I-try mo na to, kaibigan, at siguradong magiging isa ka rin sa katulad nilang naging satisfied buyers ng smartwatch na ito. Kargado ito sa features katulad ng mga mamahaling smartwatch kagaya ng Bluetooth calling, social media app, professional fitness courses at marami pang iba. I-order mo na yan, kaibigan, at baka ma-order pa ng iba. I-click na ang link sa description ng ating video para sa iyong order. Nitong April 17 lang ay binakbaka na naman ng Russia ang lugar ng Chernihiv sa northern Ukraine, kung saan ay nag-iwan ito ng 18 mga natudas, kasama na ang isang babaeng pulis na nagngangalang Alina, ang hindi na nakalabas pa ng kanyang apartment na tinutuluyan nang ito'y bagsakan ng missile ng mga Ruso. Hindi pa nga nakakabangon ang lugar na yon sa pagbabagsak rin ng missile ng Russia sa kanila noong nakaraang mga linggo, pero eto na naman ngayon at muli na naman silang biniktima. Nababahala ang Ukraine na kapag magpatuloy pa ang pagpapabagsak sa kanila ng mga missiles, ay tuluyan ang mawawasak ang kanilang pinagkukuhanan ng elektrisidad at magdudulot ito ng matinding problema dahil lahat ng kanilang ginagawa ay maaapektuhan kapag wala na silang kuryenteng magagamit, mula sa factories, kabahayan, hospitals, pati na ang kanilang mga equipment na ginagamit panlaban sa Russia na ginagamitan ng kuryente ay hindi na rin mapapakinabangan sa oras na tuluyan na silang mawala ng kuryente. Sa prediksyon ng CIA Director ng Amerika na si William Burns, kapag magpatuloy pa raw na walang suportang matatanggap ang Ukraine, ay siguradong tuluyan na lang itong matatalo sa gyera bago pa man matapos ang taong 2024. Kahit hindi man raw nawawala ng pag-asa at determinasyon na lumaban ang mga taga-Ukraine, pero nawawala naman daw sila ng armas at bala na nagagamit. Masyado na umanong limitado ang paggamit nila ng kanilang mga armas at bala dahil sa dahan-dahan na itong nauubos.
malaking problema hanya kapag manalo ang Russia sa kanilang gyera laban sa Ukraine, dahil siguradong magkakaroon ng mga pag-aabuso sa mga sibilyan sa Ukraine sa oras na mapasok na ito ng Russia. Malaki rin daw ang posibilidad na aatakihin rin ng Russia ang ibang bansa na katabi nito para sakupin sa oras na manalo na sila sa Ukraine. Pero hindi raw ito magiging madali sa Russia dahil sa miyembro ng NATO ang ilang bansa na kanilang sasakupin. At mandato ng NATO na ipagtanggol ang alinmang mga bansa na miyembro nila sa oras na salakayin ito ng kalabang bansa. Kapag patuloy naman daw na suportahan ng Estados Unidos ang Ukraine ng kanilang mga armas at patuloy na makikipaglaban sa Russia, ay posible rin daw na magkaroon ng negosasyon ang Russia at Ukraine sa oras na matansya ng Russia na hindi pala nila kakayaning mapasuko ang Ukraine. Kaya importante raw na masuportahan ng Ukraine sa kanilang gyera laban sa mananakop na Russia. Malamang sa malamang ay hindi ito hahayaan ng Estados Unidos na magtagumpay ang Russia dahil sa magiging malakas ito sa oras na masakop na nila ang Ukraine, at siguradong magiging sakit na naman sa ulo ng Amerika ang pagiging malakas muli ng kakompetensya nilang Russia. Ikaw, pabor ka bang tulungan ang Ukraine para hindi tuluyang masakop ng mga Ruso? Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador.